Yo-yo mga idol, literal na pinaihi ng Japan ang France sa kanilang laban kanina. Umabot sa isang overtime. Sa fourth quarter kasi bago mag-OT, lamang ang Japan ng 4 na puntos. 12 seconds away na lang sana para mapahiya ang France sa kanilang mismong hometown. Dahil isang Asian country sa Olympic ang tatalo sana sa kanila. Pero may nangyaring hindi maganda sa dulo para sa mga Hapon. Naging soft ang referee nang tinawagan ng kanilang point guard na si Kawamura ng isang foul habang pumasok ang tira ng France sa 3-point area at nagkaroon ng and one foul at isang 4-points play opportunity para sa France national team. Nakumpleto ng France ang 4 na points dahilan para maitabla nilang laro. Malaking disappointment ito para sa Japan. Biggest victory ni sana. Naging bato pa. May mga ilang basketball analyst na yung referee daw ang may mali. Isang questionable call ang kanyang ginawa. Kitang kita na walang contact sa attempt. Plain defense lang. Itong si Kawamura ay ang bumuhat sa Japan, small but terrible. Nag-record lang naman ito ng 29 points, 7 rebounds, 6 assists at 6 na mga triples. Siya din ang may pinakamalaking points sa lahat ng players ng Japan at France. Isang veterano kung gumalaw sa mga malalaking liga. Hindi mo mahahalatang 23 years old lang. So matapos mag-overtime ay nagsunod-sunod na ang positibong nangyari sa France. Lakip na itong takeover mode ni Wembanyama. Dahilan para matalo ang Japan sa score na 90-94. Nag-record ang Alien ng double-double performance with 17 points, 12 rebounds at 8 assists. Dagdag pa sa mga negatibong nangyari sa Japan ay ang unsportsmanship foul ni Hachimura na nauwi sa pagka-eject sa early minutes ng 4th quarter. Nagtapos si Rui ng 24 points, 10 out of 16 field goals at may 3 out of 5 shooting sa 3-point area. So sa larawang ito mga idol, klarong-klaro na no one is touching the shooter. Nasa likod din ng France player ang isang babaeng referee na tumawag ng foul. Umepekto siguro yung pasigaw-sigaw ng kalaban kaya tinawagan ng foul si Yuki Kawamura. Kinilala ang referee na si Blanca Burns at isa nga siya sa mga trending posts sa Japan. Sa kabilang side naman, hinirang bilang tagapagligtas ang France si Matthew Strezel na siyang gumawa ng 4-point play at na-foul ni Kawamura sa huling quarter. Ang ginawa ng Japan sa France ay isang patunay lang na nakakasabay na sila sa mga mabibigat na team sa Europe kagaya ng France na ika-rank 3 sa power ranking sa buong mundo. Sa ibang report naman, unbeatable pa rin ang Canada with 2-0 win-lose record sa Olympics. Tinalo nila ang Australia sa final score na 93-83 sa pangunguna ni RJ Barrett with back-to-back 20 plus points, 24 points this time. Tig si 16 naman sina SGA at Dylan Brooks. Bumagsak ang shooting ng Aussie Boomers pati ang kanilang best shooter na si Patty Mills ay nagkaroon lamang ng 8 points at 2 out of 10 sa field at 1 out of 5 shooting sa 3-point area. 1-1 naman ang kanilang win-lose record. Habang nasayang naman ang effort ni Giannis kontra sa Spain, hindi niya talaga kayang buhatin ang Greece mag-isa. 35 points nung unang game, double-double naman ngayon with 27 points, 11 rebounds at 3 assists. Pero not enough pa rin para manalo sila. 0-2 na ngayon ang kanilang win-lose record at malabo na para sa gold medal.